Okay, so this is our problem number 3 for the centroid of solid volume. By the method of composite volumes, determine the centroidal coordinates of the volume. The dimensions in the figure is in meters. Yan. Okay, so lalaki, no? 2.5 meters to. Okay, then ito, 0.8 meters. Ang lalaki niyan. Okay, dapat ginawa na lang nilang millimeters. Anyway, ito yung sinasabi ko sa inyo. Observe niyo yung ano natin, figure. Okay, yung ating Z, X, and Y axis is andito. Okay, andito sa ano to, sa surface na to. So ibig sabihin, itong volume na to, yan, ay nasa baba ng ating X and Y plane. Then itong volume na to, yan, ay nasa ano, left. Okay, nasa left side ng ating Z and Y plane. Ibig sabihin, yung mga centroids na yan ay ano, pag na negative. Okay, kagaya na to. Kasi di ba yun ang usapan natin? Para sa lahat ng mga nasa babang ano, centroids ng z-axis, negative 'yan, di ba? Then lahat ng nasa ano, left side ng ating y-axis, negative din, di ba? And siya. Okay, so dapat ito lang eh, dito pa lang na-imagine niyo na kung sino 'yung mga magne-negative, eh, di ba? Pero siyempre, 'yung volume natin, i-add lang natin siya kung i-add. Then minus kung minus, kagaya nito. 'Yung ano dito, tagot cylinder. Okay, yung manipis na cylinder na to. Ima-minus natin yan kasi butas yan. Okay? So, okay, drawing natin, no? Yan. Okay, wait lang. Parang mali yata yung ano ko. Ayan. Ayan. Okay? Ayan. Okay, yan yung cylinder natin. Okay, so, medyo nakakalito nga lang to. Hati-hati natin na. So, gawin natin, ito yung ating volume 1. Ito, no? Yan, ito. So, sabihin, hatiin natin yan. Dito. So, ito na yan. O, yan. So, ito yung ating volume 1. Ito ba? So talagang dapat pala ano, praktisado talaga kayo sa ano, sa draw ano, engineering drawing and plans. Kasi kung hindi, talagang malilito kayo rito. Ayan, 'di ba? Sa engineering drawing and plans niyo, gumagamit kayo ng mga lines sa to, yung hidden line, okay? Ayan. Then ito yung volume 1. Ito naman yung ating volume 2. Ayan. Ayan siya. Dito. Nakita nyo ba to? Okay, ito. Yan, yun yung volume 2 natin. Okay? Okay. Next, gamitin yung ano siya. Kulay blue. Ito yung volume 2. Then, okay. Ano pa ba? Volume 3. Ito. Yung ano natin, ito. Yan, yung naka-arco. Then, volume 4. Ito na lang. Ayan. Volume 4 is itong cylinder natin. Okay? So, isa-isahin na natin. So, volume 1 is ito. Okay? Ang ano niya, width is 4.3. Ang kanyang height is 0.75. Ang kanyang ano, length, ilan? May nakalagay ba? Okay. Ah, ito, ito. Yung 2.5, no, ito yun. Radius nito. So, radius yan. Ito rin yung radius niya. Then, radius to. So, diameter. Okay? Diameter nitong ano, parang, ano ba tawag rito? Parang hemisphere siya, no? Yan. Or kalahati ng circle. Yan. Okay? Or, semi-cylinder. Yan. Okay? Semi-cylinder siya. So, radius siya. So, 2.5, 2.5, no? So, 5. Okay? So, ang length nito is 5. So, lagyan na rin natin 5.0. Yan. Okay? So, width 4.3 multiplied by thickness 0.75 multiplied by length 5. So, 16.125. Oops. Yan. 16.125 meter cube.
kasi nakameter lahat ng dimensions natin. Okay. Then, x1. Asan bang x1? X-axis ito. Okay, dito sa gitna yung y, ha? Okay, ang x1 niya is 0. Bakit? Kasi nakagitna lang naman siya sa y. Okay, nasa gitna siya. So, 2.5. Okay, doon siya. So, 0 yung ating x1. Okay? Then, y1. Ang y1 natin, ayan. Kasi mag-start dito, no? Ito yung pinaka natin, ha? Origin. Ayan, no? Kaya nga meron ditong letter O. That is origin. So, dyan lahat dapat mag-i-start yung ating mga centroids. So, kung ang origin natin is ito, that pala, ginawa natin ito na lang, no? Mas madali. Sige, ganito na lang siguro. Okay, sige. Patan natin. Malilito kasi kayo pag ano, pag ganito pala, no? Ayan. So, putulin natin ito. Okay, so tama. Ito, tanggalin natin ito. Oops. Ayan. Okay. So, gawin natin dyan. Dito na lang siya. Ayan. So, mas madali ito eh. Okay. Ayan. Then, buuin natin yan. Pag ganito. Okay? So, ito yung ating volume 1. Then, ito yung ating volume 2 hanggang dito. Okay? Siya. Okay? So, ang y1 natin is, kung ito ay ano, ano ba ang thickness ito? 0.8. Okay? So, this is, okay, 3.5. Tama ba? Okay, so magbabago yung volume natin. Ayan. So, ang volume natin is 4.3 minus 0.8, no? So, tama, 3.5. So, ang volume natin is 3.5 multiplied by 5 multiplied by thickness 0.75. So, 3.5 multiplied by 5 multiplied by 0.75. So, 13.125 meter cube. Yan. Then, 0 pa rin yung x bar natin. Then, y natin is kalahati. Okay? Kalahati ng 3.5. So, ilan to? 0.5 of 3.5. 1.75 millimeters. Okay? Then, positive siya. Okay, bakit positive? Kasi nasa right side siya ng y. So, this is positive. Okay? Next, ang z naman. Okay. Ang z natin ay nasa baba na ng ano, ng x and y plane. Okay? Nasa negative side na siya ng z. So, ibig sabihin, negative na yung ating z1. So, para sa z1, kalahati ng ano, 0.75. So, negative 1/2 of 0.75. Okay, so 0.5 of 0.75 is 0.375. So negative, okay? Huwag niyo kakalimutan yung sign. So negative 0.375 millimeters. Next, volume 2. Ang volume 2 natin is ito, okay? Ang height natin is 4. Then ang length natin is 5. Ang thickness natin is 0.8. Okay, yan 0.8. So, 4 by 5 by 0.8. 16. So, 16 meter cube. Okay? So, x1 not, x2. Ang center is ito, is nandito kasi sa gitna, no? Tama ba? So, nandito pa rin siya. Actually, kung napapansin nyo, lahat ng x dito is 0. Bakit? Kasi kung nakatingin tayo rito, naka-ano na yan, symmetrical. Napansin nyo ba? Symmetrical siya sa side na to, saka dito. So, ibig sabihin, naka-mirror na lang siya. So, ibig sabihin, lahat ng x natin is 0. So, wag na natin isama. Okay? Para hindi tayo, ano, nag-aaksaya ng papel. Wow, papel. Okay? Anyway, ayan. So, 0 yung mga x natin. So, puro na lang, y and z. So, y2. Okay.
So, yung ating volume ay nasa left side of Z and Y plane. So, nasa negative side na siya ng Y. So, kalahati ng 0.8. Hindi ba? So, negative. So, negative 1 half of 0.8. So, that is negative 0.4. Okay? Sorry. This is meters pala. Meters. Yan. Okay? Tama ba? Kalahati ng 0.8. Okay. Next. Yung Z naman natin. Z2. Okay, so, dapat from the origin, ito yung origin natin, no? Okay, so, ang ating center is kasi is nasa kalahati, no? 4. Diba? Ano ba yung volume 2? Ayan. So, kalahati ng 4. That is 2 meters. E kaso, from the origin tayo. Tama ba? Ang origin natin ay nakaangat ng 0.75. So, ibig sabihin, para makuha natin ang ano niya, ang centroids niya, to. Yan. So ibig sabihin 2 meters minus 0.75 kasi nakaangat siya. 'Di ba? Ito yung 0.75, oh. Ayan. So ito yung centroids niya. So ano ba yung ating Z bar? Ang Z bar natin is ito. Pakita natin, ha. Yan. So this is 0.75. So this is our Z bar. Okay, or Z2. Yan. Okay, so ang Z2 natin is 2 meters minus 0.75. So, this is what? 2 minus 0.75, that is 1.25. Okay, 1.25 meters. Next, volume 3. Okay, ang volume 3 natin is yung semi-cylinder. Okay, kung semi-cylinder, edi... ano ba ang ano? Ang pag semicircle, that is pi r squared over 2. Hindi ba? So, pi multiplied by r. Ang r natin is 2.5 squared over 2. So, ito yung area ng ating semicircle. Then, multiplied by thickness. Ang thickness natin ay 1. Ang thickness natin ay 0.8. So, ito yung ating semi-cylinder. So, pi r squared, that is circle, then divided by 2 for the hemisphere, for the semicircle, then multiplied by 0.8. So, ilan to? 2.5 to, no, diba? So, 5 over 2 is 2.5. So, 2.5 pi. So, 2.5 pi meter cube. Yan. Then, Y3. Ang Y3 natin, since ano to, semicircle, no? Okay, ang centroids ito is ano eh, andito. Tama ba? Ano ba to? Kulay green. Ang centroids ito is andito. Yan. Ay, hindi. Ano pa lang naman? Y. Okay, kung Y, ito. Nasa gitna siya. Ayan. Diba? Nasa gitna. Bakit siya nasa gitna? Kasi nakasymmetrical ulit yan. Yung volume nito sa right side saka sa left side is equal lang din naman. Diba? So, nasa gitna yung kanyang centroids. Then, with respect to origin, nasa left side siya ng Y. So, that is negative. Okay? So, negative 1 half of its thickness na 0.8. So, this is negative 0.40. Okay, meters. Then, yung Z3. Yan. So, ang Z3 natin, kasi ang centroids nito is andito. Ayan. Nandiyan banda. So, kung naalala ninyo sa ano, sa semicircle, this is what? 4R over 3 pi. Okay, ganun rin sa ano, sa quarter circle. Ayan. Dito is 4R over pi. Then ito rin, 4r over 3 pi. Okay? So, since gagawin ito siyang semicircle, gaganyan siya, matanggal na to. Kasi yung center is mapupunta rito sa gitna. Okay? Andito na siya sa gitna. Pero yung height, yung location niya from its base is 4r over 3 pi pa rin. Okay? So, yan. So, this is 4r over 3 pi. Then, ilan ba to? Okay, this is what? Okay, ang overall height nito is 4 meters.
then minus 0.75. Ayan. Okay? So, 4 meters minus 0.75. So, this is 3.25 meters. So, ayan. Yan na yung ating Z3. Ang Z3 natin is what? 3.25 plus 4R. Ang R natin is 2.5 over 3 pi. So, 3.25 plus 4R. Ang R natin is 2.5. Okay, over 3 pi. Okay? So, 4.311. Okay, meters. Ayan na. Kompleto na ba? Okay, meron pang kulang. Ang kulang natin is yung ano, cylinder. Ito. Okay? So, volume 4. So, area ng circle is pi r squared, hindi ba? So, pi r squared, ang radius niya is 1.25. Okay, area ng circle yan. Then, multiplied by what? Multiplied by thickness. Ang thickness natin is 0.8. So, pi r squared, 1.25, multiplied by 0.8. So, 5 over 4. Ilan ba ang 5 over 4? Okay, 1.25. So, 1.25 pi meter cube. Next, ang ating y4. Okay, ganun din, no? Kalahati rin ng 0.8, pero negative. Kasi nasa negative side of y siya. So, negative 1 half of 0.80. So, negative 0.4 ulit. Next, ang ating Z4. Nasaan ba ang center is yung ating circle dito or yung ating cylinder? Andito sa gitna, hindi ba? So, ibig sabihin, mula rito sa origin. So, ito yung ating Z4. So, ang Z4 natin is what? Itong 3.25. Okay? So, ang Z4 natin is 3.25. Positive yan kasi nasa taas siya ng Z. Okay? Ang negative lang naman sa Z dito is ano eh? Ito, positive to kasi pataas. Ito rin, ang volume to is nasa positive side din. Ang negative rin is, ang negative lang para sa Z is yung ano, volume 1 kasi nasa baba siya ng ano, Z-axis. Okay? Ayan na. So, masolve na natin yung X bar, Y bar, and Z bar. Pero, alam na natin ang ating X bar. Ang ating X bar with respect to ano, with respect to origin is 0. Alam na natin yan. Okay? Kasi naka-mirror na yan. Ang susunod lang natin ngayon is yung ating y-bar. So, volume 1 multiplied by x1. Then, volume 2 plus, no? Tama ba? Okay, volume 2. Okay, multiplied by x2. Then, plus volume 3 multiplied by x3. Then, minus. Okay, volume 4 multiplied by x4. Ah, sorry. Bakit x? Okay, dapat y. So, y1, y2, y3, and y4. Then, over. Oops. Okay, volume 1 plus volume 2 plus volume 3 minus volume 4. Okay. So, masolve natin yung ating y bar. So, I think ang y bar natin is ano? Negative. Okay, kasi halata naman eh. Andito halos yung ano natin, volume sa left side ng ating y, hindi ba? Or possible din na mag-positive kasi ito, malaki-laki rin yung ano, volume na nandito, di ba? Sa ano, positive right side. Positive right side, okay, nasa right side. Okay, so tingnan natin kung ano yung mag-govern. So, game. Ganun pa rin. Alpha A, alpha B, alpha C, and alpha D. So, alpha A multiplied by Y1, positive 1.75, plus alpha B, okay, alpha B multiplied by negative, okay, 0.4, plus alpha C, okay, multiplied by negative 0.4 then, okay, then minus alpha B, ay alpha D.
Then, multiplied by negative 0.4. Then, alpha A plus alpha B plus alpha C minus alpha D. Calc 13.125, 16, 2.5 pi, then ito, 1.25 pi. Huwag natin lalagay negative 2 ah, kasi naka-minus tayo sa D, di ba? Ayan. Ah, sorry. Kamali ata ako. 13.125, 16, then this is 2.5 of pi. Then, 1.25 of pi. Okay, so tingnan natin kung ang lalabas. Okay, so positive 0.454. So positive 0.454 meters. Ibig sabihin, andito siya sa positive side of y. Okay? Next, solve naman natin yung ano para sa z bar. So copy na lang natin 'to. At tapos palda na natin ang lahat ng Z. Oops. Yan. So, Z1, Z2, Z3, and Z4. Yan. So, Z bar. So, this is what? Negative. Okay, so negative 0.375, then positive 1.25, then C natin is, okay, positive 4.311, then ito, minus D, then ang Z niya is positive 3.25. Okay, so 1.094, so 1.094. meters. Ayan. So, ito na yung ating y bar and z bar. So, i-plot natin. Okay. So, 0.4. So, positive 0.4. Submitin dito siya. Ayan. Oops. Ayan. Okay. Then, tawag rito. Y bar. Yes. Z bar. So, from with respect to origin, 1.094. Ayan. Okay, so ito yung ating C. And yes, nakalimutan pa pala nating ilagay yung ano no, yung ating centroidal axis. Ayan. So ilagay na natin dito, plot natin. So ito yung ating Z sub O. Then okay. Ito naman yung ating X sub O. Tapos ito yung ating oops. Y sub O. Yun yung ating centroidal axis. So, ito nyan. This is 1.094 meters. Tapos, ito. Yan. This is, ano, 0.454 meters. Yan. Okay. So, evaluate natin bakit ito ang lumabas na sagot. Okay? So, check natin. Kasi yung ating ano centroids na to na 0.454 is nag-start sa origin. Na kung saan nag-start tayo rito sa face na to. Ayan. Dito sa surface ng volume natin. Kasi dito yung z-axis eh. Okay, so magmula raw dito ang sagot is 0.454. So what if ang z-axis natin is ilocate natin dito. Ayan. Sa pinakalikod niya. Okay, isagad natin dyan yung ating ano, z-axis. Ang mangyayari, kung andito yung ating z-axis, yung mga centroids ito ay magbabago. So, kumari, itong y1 natin. Okay? Since ito yung ating volume 1, ang ano natin, y1 is, okay, ito. Okay? So, 0.8 plus 1/2 of 3.5. Okay? So, 0.8 plus 1/2 of 3.5. So, ilan to? So, 2.55. So, this is 2.55 meters. Then, ito lahat magiging positive na. Okay? Positive 0.4. And ito rin, positive 0.4. Okay? So, try natin kung ano makukuha ating sagot na y bar. Okay? So, patan natin to. Ayan. So, gagawin natin to na 2.55. Then, ito magiging positive 0.4.
Tapos ito, positive 0.4 din. Then ito, positive 0.4. Then ito, minus. Kasi ima-minus natin yung volume 4, yung cylinder. So, ano makukuha natin? 1.254. Okay? Yung ating y-bar with respect to this z-axis is equivalent to 1.254 meters. Yan. Okay? So, tama rin yung sagot na yan. Bakit? Kasi mag-insert tayo dito sa z-axis. So, sabi raw niya rito, yung ating ano centroids from this z-axis is 1.254 meters. So, sir, nasaan po yung 0.454 meters? Kasi ito nga, nag-start tayo rito sa phase na to. Okay? Which is what? Naka-advance ng ano, ng thickness na 0.8. Ayan. So, para makuha itong 0.454 na to, that is what? 1.254 minus 0.8. Ang makuha natin sagot dyan is 0.454. So, tama lang yung nakuha nating sagot para sa y-bar. So, yung ano naman, z-bar, pwede nyo rin namang ilocate dito yung ano, y sa pinakababa. Yan. Yung y-bar, pwede rin. Okay, ang mangyayari lang dyan, ito, magiging positive. Then ito, yung 1.25, nasa mo yung volume 2. Ito, no? So, 1.25, ang mangyayari lang dyan, kalahati ng ano, ng 4. That is 2 meters. Okay? Then ito naman, ang Z3 natin, okay, so ito, ito magiging 4 meters. Okay, so gawin na nga rin naman natin. Okay, so 4 plus 4 multiplied by 2.5 over 3 pi. So yan ang mangyayari dyan. So ilan to? 5.061. So 5.061 meters. Ah, sorry. Hindi to y bar, ah. Y lang. Yan, y axis. Next, ito naman, ang Z4 natin is ano? Andito, no? Ito kasi 3.25, no? So, syempre, pinakasagad na natin sa pinakababa, 4 meters na mismo to. Yan. So, try naman natin to. So, ito magiging positive, 0.375. Ito naman magiging 2 meters na. Ito naman magiging 5.061. Then ito magiging 4 meters. Yan. So 1.844. Okay? So ito niyan is 1.844 meters. So tama lang. Okay, kasi ma-minusan natin tong i-minus natin yung 0.75 para makuha tong 1.094. So try natin. So 1.844 minus 0.75. Ang sagot is 1.094. So tama lang. Okay, kaya nga sabi ko sa inyo, observe nyo lang kung paano yung mga axis natin. Okay, kasi sabi ko nga sa inyo, dito kasi sa ano, problem number 1 and 2, madali lang. Kasi nakasagad na yung ano eh, nakasagad na yung ating mga axis sa tigudulo ng ating volume. Pati ito sa problem number 2, pero dito sa problem number 3, hindi kasi. Kaya dapat, proper ano sign convention, okay, ang kailangan ninyong gamitin. So, huwag kayo magpapalito ron. So, dadagdag na rin natin dito yung ano, yung mga centroidal axis natin, nakalimutan natin i-plot, no? So, ito yung C. So, this is our Z sub O, Y sub O, and oops, X sub O. Yan. Then, ito rin. Oops. Then, so, this is C sub O, X sub O, and Y sub O. Okay? Ayan. So, this is our problem number 3 for the centroid of solid volume under chapter 6, Centroids of Statics of Rigid Bodies. So, thank you for watching. Bye!